Eh kung si BBM ang manalo, baka sakaling bumalik yung dati. Ang unang-unang tumatak sa isip ko, sir, na isa niyang pinangako ay... Sa mga bumabatikos dyan, eh manahimik na lang po kayo. Pag nawala si BBM sa listahan, baka magkaid sa revolution to pa. Si BBM ang gusto ko iboto para ano, baka sakaling bumaba na yung mga bill natin sa kuryente at saka ilaw, saka para naman sa pagbabago. Pag nanalo daw siya, eh, ang unang-unang niya priority yung mga agricultural para matulungan alimbawa sa mga magsasaka, lalo na sa Ilocos. Magbibigay siya ng dama saka mga bagong makinera para yung mga magsasaka, eh, hindi na sila mahirapan sa pagsasaka. Yan ang sabi niya. Sa nangyayari ngayon sa panahon ngayon na sobra ng mahal ng mga bilihin, eh kung si BBM ang manalo, baka sakaling bumalik yung dati nung si tatay niya nakaupo pa. Pabor po ako kay BBM dahil pagpapatuloy niya yung Bataan Nuclear Power Plant para bababa yung kuryente natin. At saka marami naman silang nagawa yung father niya noon. Magaan ang buhay din noon nung kay President yung si father niya. Bukod po sa pagiging Marcos loyalist ko ever since, iboboto ko si BBM kasi siya lang ang nag-iisang kandidato na kahit anong paratang hindi niya pinapatulan. Kahit anong sabihin ng mga kalaban ever since, mula nang mapatalsik si Apo Lakay magpahanga ngayon, nananatili silang magpakumbaba at tahimik na naglilingkod para sa bayan. Mas maganda kasi yung patakaran ni BBM, baka yung naging patakaran ng kanyang ama, ganun din ang gagawin kasi disiplinado ang tao. Nawala si BBM sa listahan, sa butuhan, baka taong bayan ang baka magkaid sa revolution to pa. Kasi gusto namin si BBM na itong eleksyon parang Pilipinas natin ay aangat. At kami sa lahat na siyase na bararupa dito sa Tarlac ay solid BBM kami. Hindi ko na. Ano po yan? Ang mga plataforma na nagugustuhan ko sa kanila tungkol dito sa agriculture, susuportahan niya ang mga magsasaka na napag-iiwanan na dito sa Asia. Samantalang tayo dati ang nangunguna sa agriculture dito sa Pilipinas, ngayon wala na, pag-iwanan na tayo. Para sa mga mahihirap, ang gusto ko sana matulungan yung mga mahihirap, lalo-lalo na yung mga magsasaka. Ang unang-unang tumatak sa isip ko, sir, na isa niyang pinangako ay uunahin niya ang digital internet na provider sa ating bansa kasi yun ang talagang kailangan natin at mga estudyante, syempre, na medyo mahina. O talagang aminado naman tayo na mahina talaga internet sa ating bansa. Kaya yun ang una niyang uunahin. Bukod doon, na sana umaasa po tayo na maipapagawa o maibabalik muli ang Bataan Nuclear Power Plant para magkaroon tayo ng muring kuryente katulad po sa Ilocos Norte. Kahit siya inaaway siya, hindi niya pinapakinggan. Sana huwag yung siran si BBM dahil sa maganda yung kanyang plataforma sa tulong sa gobyerno kung sakali man siya manalo. Nire-respeto rin natin yung mga kanila. Hindi natin mapipilit yung pagustuhan nila. Respect lang. Manigas na lang sila. Kasi wala silang laban eh. Maraming naka-BBM eh. Sa mga bumabati ko sa kanya, hindi siya nagagalit. Hindi, wala man lang siyang may bato sa kanila. Sa mga bumabatikos dyan, eh manahimik na lang po kayo. Talagang BBM po talagang siguradong lalabas. Magtulungan na lang po tayo para sa kauunlad ng Pilipinas. Ipagdasal na lang po natin sila kasi lahat po ng kanilang mga paratang hindi totoo at lahat po ng kanilang paratang mula sa umpisa, martial law, magpahanga ngayon. At maging po yung tax evasion na sinasabi nila hindi po totoo at pawang kasinungalingan. Political call lang yan, sir, yung nagbabatikos dahil nakikita nilang suporta ni BBM ay malakas kaya sinisiraan nila. Kahit anuman mangyari, hindi kami naniniwala doon. Solid BBM kami! Solid BBM! Hindi kami nababayaran! Ako nga pala si Ahmad Madsali Salino at ako yung founding chairman ng Bikers Brigade of Maharlika or BBM Riders. Kami ang nag-o-organize sa national. Kami yung bumubuo ng tropang Bongbong Marcos. Kaya ang Bikers Brigade of Maharlika ay sumusuporta kay Bongbong Marcos dahil sa kanyang pagpapahalaga sa ating kultura at pagpapahalaga sa ating agrikultura. Ang pagbabatikos ay hindi hadlang sa kanyang tagumpay dahil ang tao ay gising na sa katotohanan. Pawang kasinungalingan lamang ang mga sinasabi ng ating mga katunggali. Dahil ang totoo po niyan, ang isang tulay na Bongbong Marcos ay hindi mapanghusga
ang kailangan niya ang isang pagkakaisa sa ating bayan para makamit natin ang masaganang tagumpay ng buong lipunan ng bansang Pilipinas. Ako po si retired Colonel Rodrigo Bonifacio ng People's Volunteer Against Illegal Drugs, PBAID Party List, at aktibong sumusuporta sa tandem ng Bongbong Marcos and Sara Duterte. Malaki po ang pasasalamat ng Bongbong Marcos-Sara Duterte tandem, lalong-lalo na ng People's Volunteer Against Illegal Drugs sa organizers nitong tinatawag nating one-time, big-time Province of Tarlac Caravan. At lalong-lalo na sa ating mayor, butihing mayor na si Mayor Agustin. Isang guidance na malaki na ibinibigay ng ating mahal na BBM na ang unification ng bawat pamilyang Pilipino. Saan man sulok ng ating kapuluan ay dapat magkasama-sama. Walang pinipiling kulay, walang pinipiling ideology, basta iisa lang po ang adikain. Isang bansa lang tayo, isang diwa, isang Pilipinong bayan.